back here in Agora Terminal, guys. Finally here at Royce Tagogan. Hello mga ka-Rawak, this is your girl Louisa and welcome back to my YouTube channel. And for this travel vlog, we are going to explore the province of Bukidnon. So yun guys, there are two ways pala para pumunta kayo dito sa Bukidnon. So as for us, nag-start kami from Manila to Camiguin, tapos nag-Camiguin trip muna kami. So if you haven't watched my Camiguin vlog yet, make sure to watch it first before you watch this video. Or if you want naman na Bukidnon lang talaga yung trip nyo, then make sure na mag-book kayo from Manila to Cagayan de Oro. Then once nasa airport na kayo, labas lang kayo, then outside the airport, meron dong van terminal, sakay kayo pa puntang Agora Terminal sa Cagayan de Oro, then from Agora Terminal sakay kayo ng bus papuntang Impasugong, Bukidnon. So ilalagay ko na lang sa screen yung details kung how much and all yung prices niya para at least ma-take note niyo rin. And of course available din siya sa description box ng video na to. Guys, make sure to allot one day talaga for the whole travel, especially if magagaling pa kayo sa Manila and yung start ng flight niyo is around 7 or 8 a.m. in case lang ma-delay. So, as much as possible, huwag na kayo gumawa ng any itinerary for your first day kasi madaming best kayo magta-travel talaga papunta dito. So, nagtanong kami kanina from Balingoan Port if merong direct na bus papunta dito mismo sa Bukidnon. Wala daw. So, we had to take a bus from Balingoan to Agora, pa din Agora to Bukidnon. So, marami siyang travel. So, same sa Camiguin, ilang transfer din yung nangyari. And last na lang talaga if magda-direct flight kayo. So, we're really excited for this Bukidnon trip. So, medyo maulan, may orange rain warning ata dito ngayon, sabi dito. So, nagstay kami dito sa may Royce Tulugan pala, guys. So, very simple lang siya, pero actually nice dito. So, nabook namin siya from Facebook. So, that would be 2,598 na for 2 packs and that would be 2 nights na siya. So, definitely 24 hours. Kung anong oras kayo nag-check-in, yun din yung oras ng check-out yun kasi 24 hours siya. They have options for 3 hours, 6 hours, and 12 hours in case na lang if petyo lang dito mag-stay ng for a couple of hours, not really full stays. Magpapahinga muna kami, then labas kami after para maghanap ng makakainan siguro kasi we need to rest early kasi bukas we're going to start our tour ng maaga. Guys, let's start the room tour as well. Here's our room, guys. We're at room number 7. Ta-da! So the first thing that you're gonna notice here is the bed. So that's a double bed. Guys, you also have here a table and a chair for your things. They have free Wi-Fi here, aircon, and a mini mirror, and of course, a basic bathroom. So yeah, that's all for this room tour. So 5 PM na, so maglalakad-lakad muna kami dito, tapos hanap na rin ng makakainan kasi maaga kami magpapahinga later. Yan yung signage ng Royce Tulugan, guys. Guys, we're finally here at Cowboy Town. So, isa to sa mga recommended na restaurant na pwede nyong kainan dito sa may Bukidnon. Medyo malayo siya doon sa Royce Tulugan. Pero pwede naman kayo mag-tricycle. 35 pesos each lang naman siya. So, yun. Let's see if masarap talaga yung food nila. Okay? Yan, ang ganda. Imagine nyo if it's morning. Ang ganda din siguro talaga dito. Meron pa dong place sa likod. Let's see if ano meron. Oh!
ko. There's a playground here. Oh, I think na-enjoy nyo to if in case may mga kasama kayong bata or kasama niyo yung family niyo dito and your kids. Ayan, very nice place. A few moments later. Sorry po, ma'am. Meron pa po bang patay? Lakad muna kami. Dinay na, yun lang. May kailangan mo lang ang tugat. Tumindig! Yan yung before and after. Oh. Tingin. Ano po? Hi guys, good morning. So we're finally here at Roti Peak. So ang aga namin nakarating dito, mga around 6:25 siguro nakarating na kami dito. Pero grabe guys, yung road since maulan for the past couple of days. So ayun, sobrang madulas siya talaga. So doble ingat kayo kasi na-aksidente kami kanina. So ayan, oh, nagkasugat pa ang first. So natumiyak-iyak tayo. So so anyways, ano, safe naman na kami pero nakakatakot lang talaga siya. So if ever bet nyo, so make sure na at least dalawa lang kayo sa isang motor talaga, and kumuha kayo ng motor na kayang-kaya i-drive talaga papunta dito sa Roti Peak kasi medyo malayo siya from the town itself and medyo parang ano, sobrang dulas talaga ng dagat, madilim pa. As much as possible, siguro gawin yung second destination nyo, unahin nyo na lang yung communal ranch kasi madilim pa siya kapag umaga. So they have entrance fee of 200 pesos. So bahala na kayo kung anong hanggang anong oras kayo mag-stay dito. And dito yung view lang naman na makikita nyo. It's so nice. So baka dito na kami mag-breakfast and all. 7 a.m. ata sila nagsaserve ng breakfast. And maganda rin talaga na umaga kayo pumunta dito para mas makita nyo yung view. If ever gusto nyo maabutan yung Sea of Clouds, better na unahin ito. But be careful. So kung may budget naman kayo, try nyo na lang mag-rent siguro ng 4x4 papunta dito, especially if medyo kayo marami. So yun guys, date ko kayo later. Bye! Mauulan na naman guys. Ayan. We're foggy. Look at this view, guys. Wow! Grabe, ang ganda! May bahay dito. Sa part na to. And dito daw mag-drone si Bench.
anyways, guys, we're supposed to stay dito talaga sa may Roti Peaks instead of sa Royce Tulugan. Kaso, nung nag-check ako sa website nila, wala na silang available nung A-frame na accommodation type dito. So, yung meron na is yung pang 6 and up, tas puro yung mga camping. So, parang ayoko naman mag-camp, yung camp talaga ng mga tentan kasi parang sobrang lamig dito and yeah, maulan pa nga. So, naghanap na lang kami ng ibang pag-staayhan doon sa town. Eh, tapos dinator na lang namin siya. So, kung magsa-stay kayo dito, make sure to check out their website muna dito para at least makita nyo if available yung rooms na bet nyo talagang pag-stayan and how much yung rate nila. Okay? Marami na rin mga tourists dito. Ayun, yung iba ata dito na natulog. Yung mga A-type frame na accommodation, guys. And yung mga camping area na dito, yung mga tent na. Yeah. I guess this is a common area. Pwede siguro mag-bonfire dito. We're done here sa Roti Peak, so bababa na kami kasi baka lumakas na yung ulan. So yeah, good luck, pabalik. Hi! Hi, ma'am. Hello Hi. Po. Yes. Daan na tayo. Maganda naman itong nadaanan natin. Kaso lang nagulungan yung pato. Dami. So we're back here sa Royce Tulugan. It's already 11:37 in the morning. Umuwi muna kami dito sa accommodation namin para magpalit at maglinis talaga ng katawan kasi nga 'di ba sobrang lang kami kanina. So sobrang grabe yung putik ng damit ng mga damit namin and all. So kaso nga lang umuulan na naman so medyo malakas kaya we decided na dito muna kami magla-lunch sa may Royce Tulugan tapos later itutuloy namin yung tour kapag hindi na umuulan kasi hindi mo talaga siya ma-appreciate kapag sobrang lakas ng ulan and for our safety na rin. So yes guys, I'll update you later kung anong ang mangyayari pa today. Hey mga karor, ito yung lunch namin. Corned beef, fried egg, longganisa, hot dog, and lumpia. Hi guys, so sad news. So after ng lunch namin kanina, mga nag-wait kami siguro ng at least 2 hours to already decide if we're going to push through with the rest of our tour today. Kaso, grabe yung ulan talaga. As in, tumitigil lang siya for like 30 minutes tapos ayan na naman and malakas. So we decided na i-move na lang namin yung communal ranch, yung lover's lane, and probably yung cedar for tomorrow. And yeah, we will probably cancel na lang yung Dahilayan Park. Yun pa naman yun actually inaantay ko sa trip namin dito sa Mukitan. Kasi hindi na talaga kaya bukas ng gabi yung flight namin. Tapos magbiyahe pa kami papuntang CDO. So yun, baka after ng half day tour namin bukas, biyahe na kami pabalik ng CDO. Then if may time pa, siguro hanap kami ng makakainan sa CDO man lang no, bago kami bumalik ng Manila. So very short lang talaga yung trip namin ng Camiguin and Bukidnon. So yun, I guess it's another reason para at least bumalik siguro dito next time para matry talaga lahat. So if ever pupunta kayo ng Bukidnon, ang sabi nila kuya, yung dry season nila dito or yung season na hindi talaga maulan is March and April daw. So as much as possible, huwag kayong pumunta dito ng mga January and Feb kasi ito talaga, maulan talaga siya guys. Parang may times na bagyo levels na siya.
talaga para at least mas masulit nyo siya and mas safe kung ayaw yung ma-accidente ng ganito, di ba? So, hindi naman natin ginusto yung nangyari kanina. Yun. So, somehow, ini-expect mo na talaga yung kapag sa mga ganitong maulan talaga kasi sobrang talik at sobrang maulan kanina doon sa road ng papuntang Roque Peaks. But, thank God, we're okay naman. So, yun guys, probably ito na lang kami sa Royce Pilugan. So, hindi namin sure kung lalabas pa kami mamaya to eat kasi ang lakas ng ulan talaga dito. So, yun, may kainan naman dito. So, it's not a problem for us. Makamagod na lang din kami ng movie later then. Pack up our at least tomorrow, daradaracho na yung tour. And hopefully, sana hindi na umuulan bukas. So, yun guys, I'll see you later. Bye! Many hours later. Now here at Quadra. We're gonna have our dinner here. There's a dog. Hello. A nice little place. Ganda ng place, guys. Maulan pa yan, ha? Ayan, medyo madilim na. Wow, ang lawak. Mga parang cottages sila dito. Ayan. Ay, part pa rin to ng Quadra. Yes. Cafe. Hello, ma'am. Hello po. Here you are. Good. Oh, looks yum. It's almost 6 a.m. na. So yeah, this is our last couple of hours here in Bukidnon and yeah, it's still raining. So yun, grabe, wala talagang tigil yung ulan. Pero yun, wala na tayong magagawa doon. So yeah, ipupush na lang namin yung remaining tours namin yesterday, which is yung communal ranch, yung lover's lane and cedar if in case may time pa. Then after that, balik na kami dito, pack up and biyahe tayo ng papuntang Cagayan de Oro kasi mamayang gabi yung flight namin. So yeah, so sana yung outfit ko for the Dahilayan adventure kaso kailangan talaga namin siyang i-cancel kasi wala eh. Walang nangyari sa tour namin, isa lang yung napuntahan namin kahapon and yeah, I guess next time na lang, balik na lang tayo sa months na summer dito, which is yung March and April. So take note of that. Yun na kaming gayahin na pumunta ng maulan kasi sobrang masasayang lang yung trip nyo dito kasi more on yung adventure dito, papuntang mga bundok-bundok and all. And if maulan, syempre maputik madulas yung daan. So anyways guys, I'll update you kung ano yung mangyayari sa tour namin. Guys, for the communal ranch, you have to pay entrance fee of 50 pesos per person and environmental fee of 20 pesos per person. So, yeah, screenshot din na lang. Ang ilong. Para maka-ano kayo ng view. Dala. Good morning! So yes, we're finally here at Communal Run! 7:16 pa lang, super aga. Kami ata yung pangalawa na guest nila dito. Meron dito na una sa amin na yun sila. Ayun, better if pumunta kayo dito ng maaga, tapos may maaabutan pa kayong sea of clouds. Ayun. Tapos yung road papunta dito, hindi na siya ganun katarik compared sa road to peaks. Talaga, and grabe guys, ang ganda. Ayan o! Ang ganda ay gasulit naman and medyo nagpapakita na yung araw so hopefully tuloy-tuloy na siya para mas ma-enjoy naman namin yung last couple of hours dito sa Bukidnon before we head back to Cagayan de Oro and catch our flight later. So yes, let's explore the communal ranch muna. So yeah. Oh.
lawak ng rancho na to, guys. Yan pala yung canteen. Ito daw, pwede daw to as prenup area. So, ayan. Wow! Grabe yung fog. Napupunta siya dito sa may lake banda. Ayan. Grabe. Ang ganda dito mag-pictorial, guys. Kaya very important na pumunta kayo dito ng maaga talaga para konti yung tao ay makapag-take kayo ng videos and pictures ng mas maayos. Pwede kayo daw dito mag-horseback riding. So, that's 250 pesos. We're not sure yet if we're gonna try it. And pang hanggang ilang oras mo, pwede ka mag-ganon dun sa 250 pesos na yun. Ganda dito sa communal ranch, so make sure na pumunta kayo dito ng umaga talaga para konti lang yung tao and as much as possible weekdays, guys, wag weekends kasi marami din dito pupunta pag weekends talaga. So yun, try nyo na din mag horseback riding if meron pa kayong time para mas masulit yun talaga yung pagpunta nyo dito para mas ma-feel nyo yung cowboy dito sa rancho nila. So anyways, sulit, ang ganda, grabe, ang ganda ng mountains, ang ganda ng view and all yung ambience. Grabe, very nature vibe. So, sa mga mahihilig sa mga nature adventure dyan, this is a must visit place for you guys. Yan guys, that's it dito sa may communal ranch. So, definitely nag-enjoy kami. Buti na lang nakasama naman kahit paano yung weather. So, yun, papunta na kami ngayon ng Lovers Lane. So, baka hindi na rin kami mag-sedar kasi 9 a.m. na, short na kami sa time. Tapos, kakain pa kami after. So, yeah. See you there. Bye-bye. Kapo na mataba namin puntaan. Our second destination for this tour is Cedar. However, we only checked the entrance and how it looks like. They have entrance fee of 10 to 25 pesos, I think. If you have the time, guys, make sure to include Cedar in your itinerary. They have three major falls here, the Gantungan, Natigbasan, and Dila Falls, which can be tracked in less than an hour. Also, a man-made pools and a man-made forest at the entrance of this property. So, dito na kami sa last destination namin dito sa may Lovers Lane. So, along the highway lang siya and they don't have entrance fees. Famous daw ito na tambayan ng mga pagkasintahan dito sa bukid noon. Wow, ito yung view niya guys sa baba. Ito yung famous IG spot kung saan sila nagdalakad-lakad sa mga videos. Ayan, may mga upuan din dito para pwede nyo tambayan and mga bilihan ng snacks over there. Let's go! Dahil muna kami dito sa may health station, guys. Sa Barangay Palablasyon. Nagsaka sila? Oo, oh, sa Roti Pix, kapon. Sulod lang. Dito may magpakuan. Sila duha. Good na, salamat. Salamat po ate. Guys, tapos na kami sa tour. So, nag-enjoy kami. Buti nakasama yung weather namin.
Nandito pa si Kuya. Si Kuya Enner po, siya sa yung hinahin namin for our Roti Pix, Communal, Sador, and Lover's Lane na aray. Lalagay ko na lang guys yung contact number niya sa video na to para at least makontakt nyo rin siya if, in case you need a tour guide dito sa may Bukidnon. Okay? Bye! Thank you, Kuya! Here's our brunch, pork nilaga, and pancit, and of course, coffee. Ayan, parang masarap. Hey, hi guys, update. So, almost 2 PM na, and magsa-check out na kami dito sa May Royce Tulugan. Ang ganda dito guys. Actually, hindi siya very, it's not that actually as simple. Magaganda yung rooms nila, and malawak. So, yun. If in case wala kayo, naghahanap kayo ng stayhan dito sa may impasukong Bukidnon, check niyo yung Royce Tulugan. So, ilalagay ko na lang sa screen or sa description box yung link ng para kung saan kayo pwede mag-book. Okay? Dito na kami ulit guys sa may bus stop ng impasukong Bukidnon. So, dito kami mag-aantay ng bus pabalik ng Abora Terminal sa may CTO. Yun. Nung nakaraan doon kami, pumaba naman. 10 pesos each lang yung papunta dito from Royce Tulugan. So, it will be another, I guess, 2 hours pabalik ng Agora Terminal, guys. So, make sure na i-plan nyo yung oras nyo talaga magpabalik. So, kami pa naman kasi 9 PM pa yung flight. So, I think we have enough time na mayroon naman may papuntang Cagayan de Oro. And let's see if kakayanin pa namin somehow kumain doon sa Cagayan de Oro bago pumunta ng airport. Abanda lang kami, guys. We're finally here in Cagayan de Oro. So, mabilis lang yung biyahe namin kasi nag-van kami. Anyways, may 3 options pala kayo. It's either mag-wait kayo dun sa bus stop ng bus papalik ng Agora Bus Terminal or probably puntahan nyo mismo yung terminal ng sa may impasukong papuntang Agora. Or mag-wait kayo dun sa may bus stop ng van directly papuntang Cagayan. Tapos sabihin nyo na lang i-check kayo sa may Agora or kung saan nyo magusto sa may Cagayan na part. Dito sa may city lang siguro. So yung fare is 150. Although it's not that comfortable, pero mas mabilis. Parang instead of 2 hours, naging 1 hour 30 minutes na lang yung biyahe namin. So medyo napaaga kami dito sa Cagayan de Oro. And we still have time para at least mag-ikot-ikot dito bago kami pumunta sa airport. So right now, nandito kami sa may Missy Bonbon sa may nakalimutan ko yung pangalan ng mall. Silagay ko na lang dito. So yan, magkakain muna kami dito. Tapos lang kayo siguro for an hour bago kami pumunta ng airport. So yeah guys, let's see it. Sa labas ng Limkit Kai Mall guys, hanapin nyo lang yung Magnum Express. So dito kayo sasakay ng van papuntang Lagindingan Airport. Pwede na rin kayo bumili ng pasalubong dito. So the fare is 190 pesos each and make sure na alam nyo yung departure time nila kasi limited lang yung biyahe nila in a day papuntang Lagindingan Airport.
And that's it for this vlog. Thank you so much guys for watching. I hope you guys love the video as well. Please like, comment, and share this video. And of course, subscribe to my YouTube channel if you haven't already. See you guys on the next one. Rawr! Nothing like your smile in the morning. Following the linings on your cheeks. Cause baby, in your absence, life is boring. So I'll never leave.